Okay, so problem number one pa rin tayo, pero ibang ano na, gagamitin na natin siya ng continuity condition kasi yung ano previous ano natin video, hindi natin siya ginamit ng ano ng continuity condition. So, anong ginamit natin doon, sir? Hindi ko naman siya masabing shortcut, pero parang ano, easiest way. Okay, yun yung pinaka-easiest way para makapag ano, gawa ng equation and at the same time makuha yung mga ano constant value natin. Okay, so ito continuity condition. So sa continuity condition, ang ginagawa natin ano, segment by segment. So ngayon, ang kukonsider natin dito is tatlo. Segment AB, segment BC, and segment CD. And kung napansin niyo sa isang moment, okay, yung sa previous ano natin video, sa isang moment, ang nakukuha natin na unknown is dalawa, that is C1 and C2. Okay, so sa isang ano pa lang yun, moment. So, since tatlo yung segment natin, ibig sabihin, gagawa tayong tatlong, ano rin, moment. Okay? Ayan, so, para dito, sa segment na to. Okay. Sa segment AB. Okay, in terms of X. Ayan. Then, segment BC. Of course, in terms of X then. And lastly, segment CD. Ayan. So, sabihin, tatlong moment para sa AB, BC, and CD. So, ibig sabihin natin, ano, tigil dalawang unknown, anim lahat ng unknown natin. So, ang dami, di ba? So, yes, saya. Okay. Ayan, so, para dito, moment at B. Ayan, moment B. Ah, sorry, hindi pala. Moment from segment AB. Ayan. Then ito naman, moment from segment yes, at segment BC. And last, yan, moment from segment CD. Okay, so, dumun tayo sa segment AB. At segment AB, yung condition natin dito, o yung limit natin, yung ating x is greater than 0, but less than 2 meters. Okay, so dapat kabisado nyo na rin to nung na-practice nyo sa ano shear and moment diagram by equation method. Okay? So dito tayo mag kaya pala lumagpas tayo rito, no? Mali pala na napindot natin dito. Okay, so buray natin to. Mali to. So dapat yan. Ito, yan. Moment AB. Okay, so moment from segment AB is equivalent to AB, ayan, AB clockwise. Okay, so positive 18 multiplied by X. Okay, so ito na yung ano ngayon natin, EY double prime. So integrate natin yan. Ang makukuha natin ngayon dun is yung EY prime is equals to 18 divided by 2 kasi 1 plus 1 to. So that is 9X squared. Then plus C1. Then, integrate natin to yung equation na EY prime. Ang makukuha natin is EY. So, this is 3X cube plus C1X plus C2. So, yan. Okay na yan. So, next, at segment BC. Ang limit natin dito, ang ating X is greater than, ito, greater than at 2 meters or greater than 2 meters but less than 2, 5 meters. Ayan. So, yung ating EIY double prime, that is the moment from segment BC, that is AV, okay? That is positive 18 multiplied by X. Then yung 14, okay? That is 14 multiplied by what? X minus 2 meters, okay? So, negative kasi counterclockwise, so X minus 2 meters. So, integrate natin yan. Magiging na yung ano, y prime. So, 9x squared. Okay. Minus 14 multiplied by x minus 2. Okay. Ah, sorry. 7 na pala to. So, this is 7 multiplied by x minus 2. Then, plus C3 na. Yan. Kasi iba ng ano to equation eh. Okay. Next, EI. Na. So, integrate natin yan. So, ito nyan is maging 3x cubed minus 2.33
multiplied as, sorry, this is squared, ayan, minus 2 cube plus C3x plus C4. Ayan, meron tayong apat na unknown. Next, at segment CD. So, yung limit natin dito, yung ating x is greater than, saan sila magpass dito, sa 5 meters, but less than, sa total length, or yes, total length, less than 7 meters. Okay? Ayan. So, ngayon, yung ating moment from C to D, and EI double prime, EIY double prime. Okay. Ayan. So, yung EB natin is 18 multiplied by X minus 14 multiplied by X minus 2. Then, yung 28. Counterclockwise din. So, negative 28 multiplied by X minus 5. So, ngayon yung ating ano, EIY prime. Integrate natin lahat. So, 9x squared minus 7 multiplied by x minus 2 squared minus 14 multiplied by x minus 5. Okay, so this is squared plus, ayan, so plus C5 na. Ayan, ang dami na. So, next, EIY. So, ito nyan is 3x cubed minus 7 multiplied by x, sorry. So, this is 2.33 pala. 2.33 multiplied by x minus 2 cube minus 4.67 multiplied by x minus 5 cube plus C5 x plus C6. Ayan na siya. Okay, so gawin natin dalawang kulay para sa shading. Ayan. So, yellow para sa ano, sa lahat ng equation for deformation. Palitan mo ito. Ayan. Then, sa pangulay para naman sa slope. Masyado siya matingkad. Medyo light lang. Ayan, ito. Ayan. Ito naman para sa slope. Okay. So, katapos nito, ito yung ano, continuity condition. Ang gagawin naman natin is, yes, hindi pa pala tayo nagko-continuity condition. Hinati-hati pa lang natin siya sa by segment. Okay, so, ang kasunod naman natin gagawin is yung mga available boundary conditions. Okay? Yan. So, boundary condition. Yan. So, sa boundary condition, sabi ko nga sa mga support lang. So, saan yun? Sa A and D lang. Tama ba? So, ngayon, sa A at A, yung ating x gen is equals to 0. At yung ating y is equals to 0. So, saan natin pwedeng gamitin lang yun? Ang ating A is nasa segment AB lang, hindi ba? So, ito lang gagamitin natin. Equation natin para sa segment AB. So, this is equivalent to 0 kasi y natin is 0. Then, this is equals to 0, 0. Okay? Kung 0 to, 0 to. Therefore, ang ating C2 is 0. So, wag natin isulat para tipid sa space. Ayan. So, yung ating C2 is equals to 0. So, at least may natanggal tayong unknown. Hindi ba? Next. Sa pang-continuity condition, at point D. Okay? Ang ating x dyan is 7 meters. At yung ating y is equals to 0. Okay? Kaso, yung ating point D is for segment CD lang. So, ito yung gagamitin natin. Ayan. So, ngayon to, equals to 0 to. Then, ito lahat. Ayan. Pasok lahat tong equation kasi greater than, yung ating 7 meters. Okay, positive yan dito. Positive rin dito. Okay, so positive 5. Ito naman, positive 2. So, pasok ko silang lahat. So, yun yung gagamitin natin. So, mag-history. Wala nang history. Oops. Ano bang history? Ito. Ay, hindi. Wala na sa pinakauna. Okay, anyway. So, 3x cube minus 2.33 multiplied by x minus 2 raised to 3 minus 4.67 multiplied by x minus 5 multiplied by 3. Ayan, then substitute 7 meters. So, this is, so ito niya 0,
Then positive 700.39. Okay, then plus C5 multiplied by X, that is 7, plus C6. Okay, so dalawang unknown dito, okay? So wala na tayong ano, iba pang pwedeng gamitin para sa boundary condition kasi dalawa lang naman yung support natin, okay? So ngayon, ang gagamitin naman natin is yung continuity condition. Ayan. Stick na lang. So continuity condition. So dito, sabi ko nga, sa continuity condition, ang ginagawa natin, yung slope at some point na kung saan meron siyang continuity condition at yung deflection niya doon is iisa para sa dalawang segment. For example, ito, yung ating point B and point C, sila may continuity condition. So, yung ating point B, yung slope niya para sa segment AB and slope niya para sa segment BC dapat equal sa isa't isa. Okay, so, yun yung ibig sabihin ng continuity condition. So, ibig sabihin, at B, na kung saan ang ating X is equals to 2 meters, at yung ating Y dyan is not equals to 0. So, ibig sabihin, natin pwedeng gamitin yung Y or yung deflection. Okay? So, gagamitin natin yung slope. Okay? Dito na lang. So, mahirapan kasi tayo dito eh. Okay, so, slope na lang tayo. Okay, so, para sa, ano, point B, okay? Ay, yes, pwede rin pala. Yes. Nakalimutan ko pala. Gagamitin rin natin yung, ano, yung Y sa deflection. Kasi equal nga pala, no? Equal ang deflection ng point B at segment AB and at segment BC pala. Pero unahin mo natin sa slope. Ayan. So, slope ito. Ayan. Okay, so ang EIY prime niya ng ating AB is also equal to EIY prime sa segment BC. Ayan. So, ngayon, 9x squared plus C1 is equivalent to ito. 9x squared minus 7 multiplied by x minus 2 squared plus C3. So, ngayon, 2 meters to. So, ito niyan, 9x squared, then ito, 9x squared dito. Ito, magma-minus yan, hindi ba? Then ito, 2 meters to. So, equivalent to 0 yan. So, therefore, na-prove natin na yung ating C1 is equals to C3. So, okay. Next. Parang pangitig na ito. Okay. Hanggatin yan. I-shade na lang natin. Yan. So, C1 is equivalent to C3. Ito. Yan. So, next. At, okay, sino pa may boundary condition? Ah, yes. Pwede natin gamitin muna yung ano, no? So, Y. Ah, wag na muna. Doon naman tayo sa point C. Para sa slope. Slope muna yung gagamitin natin. So, ang ating X dito is 5 meters. Okay, nakalocate siya ng 5 meters from point A. Ayan, yung point C. Then, yung ating ano dyan, Y then is not equals to 0. Pero, alam natin, okay, ang gawin na lang natin dito, since point B to, ibig sabihin, lahat ng ano natin, condition for segment AB, ito, ang EY prime AB natin is equivalent to EY prime for segment BC. Ayan. Then, ganun rin dito, ang ating EIY prime for segment BC is also equivalent to EY prime for segment CD. Ayan. So, nasa na yun? Ito, BC. Ayan. So, BC natin 9x squared minus 7 multiplied by x minus 2 squared plus C3 is equivalent to ito. Okay. Hindi nakakasya, no? Ito na lang. Ayan. It's equivalent to 9x squared minus 7 multiplied by x minus 2 squared minus 14 multiplied by x minus 5 plus C5. So, check natin. So, ito, mag-0. Then, ito, 0 rin ito. Ayan, oh. Okay? Then, ito, mag-0 to kasi 5 minus 5. So, 0 yan. Okay? So, therefore,
yung ating C3 is equivalent to C5. Na kung saan ang ating C3 is equivalent to C1. So, silang tatlo. Equal para sila sa isa't isa. Ayan. Okay? So, ngayon, parang ano na lang. Ang unknown na lang natin is, wala na tayong C2 eh, kasi 0 yan. Ito, C1. Ito rin C1. So, ilan na lang unknown natin? C1 and C4, C6. Okay? So, tatlo na lang. Okay? Wala naman tayong ibang ano, pwedeng gamitan na condition, kundi continuity condition pa rin. So, dun ulit tayo sa B, gamit naman yung kanyang EY. Okay? Ito, itong mga to. Okay? So, dito tayo. Sa B, okay, yung gawin natin ito na lang. Ayan. Oops, nasama na eh. Sama siya. Anyway, okay lang. So, C1 is equals to C3. Ayan. Then, kasunod naman na condition is yung EIY niya. From A to B is also equals to EIY from B to C. Ayan. Okay, so, ngayon, ito na yan. So, mahaba lang lalo, no? So, ito. Anyway, 3x cubed plus C1x. Yung ating C2 is 0. Ito yan. Okay. Shade natin. Ayan. So, ngayon, ano na? Next, ito. Ayan. So, 3x squared, 3x cubed pala, sorry. Minus 2.33x minus 2 plus C3x. Oops, sorry. Okay, plus C4. So, check natin. Ito, magka-canceled out. Next, ito rin, 2 meters tayo sa B, eh, diba? So, 0 to. So, ang C1 natin at C3 is equal sa isa't isa, hindi ba dito? So, ibig sabihin, C1x to, C1x din to. So, ito nyan, magka-canceled out. So, ibig sabihin, 0 lahat na natitira. Therefore, okay, dito na lang para tipid sa space. Okay. Ayan. Hindi ko nasama to. Ayan, ito pala yung na-cancel, no? Ayan. So, ngayon, yung ating C4 is equivalent to 0 pala. Ayan. Kasi 0 lahat na natitira dito, eh. Ayan. So, yung C4 natin is equals to 0. Ilan na lang unknown? C1 and C6 na lang, okay? So, gamitan natin yun sa boundary condition para sa C. Ayan. Para doon sa kanyang EIY. Or sa deflection equation. So, EIY from B to C is equivalent to EIY from C to D. So, ito yun. Okay, so, dito na, tingnan natin dito. Okay, ito. Ayan. So, canceled out na rin yan, eh, di ba? Ito rin. Then, ito, x minus 5. So, that is 5 meters, okay? So, wala na rin ito. Ang matitira na lang is C3x. So, C3x plus C4, which is equivalent to 0, equals to C5x plus C6. Tama ba? And yung ating C3 and C5 is equivalent sa C1. So, pare-paras na C1 yan. So, C1x, C1x. Okay, so ibig sabihin, magma-minus lang yan. Okay, kung 0 lahat yan, ibig sabihin, yung ating C6 is equivalent to 0. Ayan. So okay na tayo sa lahat ng unknown. So C1 na lang ang unknown natin, okay? Na kung saan ang ating C6 is equivalent to 0. Ito. At yung ating C5 is equals to C1. So, ngayon, substitute natin sa C1, makukuha na natin yung C1 natin. Ang C1 natin is equivalent to negative 700.39 divided by 7. So, ang C1 natin is, ayan, so negative 700.39 over 7. So, negative 100
0.056. So kilo Newton meter cube. Ayan. So, na nakuha na sa previous video natin, ang C1 natin is negative 100.056 kilonewton meter squared pala, sorry. Meter squared to, ayan. Ayan. So, rest na nakuha ng C1, ibig sabihin tama yung solution natin sa previous video. So, ngayon, hindi natin isosolve yung, ano, yung isa-isang, ano, deflection and slope para sa beam kasi nagawa na natin sa previous video. So, at least dito, tinuro ko na lang kung paano tayo gagamit ng continuity condition. So, sir, parang ang dali naman kasi lahat naman sila, sir, nagsizero eh. Okay, hindi siya ganun kadali. So, bakit siya, sir, madali dito? Madali lang siya kasi prismatic yung ating beam. Okay, kasi iisa lang yung I. Okay, so once na magkaiba na yung I, magbabago-bago yung mga equation natin. So, example. Okay, so sabihin natin ang segment AB natin. Ayan. Yung ating IAB. Ba't iba yung kulay? Ayan. So, sabihin natin ang ating IAB is equivalent to 110 times 10 raised to 6 millimeter to the 4th. Pero, yung ating IBC, ayan, ibahin natin. Gawin natin 220 times 10 raised to 6 millimeter to the 4th. So, ang mangyayari dyan, kunin nyo yung ratio nila. Okay, so, kung napansin nyo, ang ginawa ko lang, twice lang. Tama. So, ibig sabihin, yung ating ano, IBC is equivalent to twice, hindi ba? Twice ng IAB. Ayan. So, ngayon, ito, hindi na lang siya basta-basta EIY prime. Ang mangyayari dyan, ganito, EI, sorry, ayan, EI, then AB. Ayan, Y prime. Then, sa pangalawa, ito, hindi na yan basta EIY prime. Magiging na yung EI BC Y prime. Okay, yun yung mangyayari. Then yung ating IBC, dapat kasi yung ito kasi lahat ano eh, dahil sa continuity condition ito, dapat pare-pare sila ng EI. Okay, so sabihin pare-pare sila ng property, hindi ba? So ngayon ang mangyayari dito, yung E, yung I natin, yung IBC natin, i-substitute mo na 2IAB. Ayan. So ngayon ito magiging ganito na siya. E 2 IAB prime. At least parang sa lang IA. Ay, sorry. Parang sa lang IAB. So, ngayon yung 2 na to, dun mo isa-substitute sa moment. Ano ba to? Moment AB. Ah, sorry. Moment BC ito. Yung moment BC mo ito. Okay? So, ito nyan, magiging ano, 2IAB. Then, syempre, para magkapara sila na EIAB, tanggalin mo yung 2. So, yung sabihin, ipang-divide mo sa moment. Ayan na. So, yung sabihin, hindi na ito magiging, ano, hindi na siya magiging 18x kagaya nito. Magiging na siyang, ano, 9x minus 7 times x minus 2. So, yun na yung magiging, ano niya, tawag dito, equation. So, kung 9x to, then kapag diniribe mo, magiging na siyang, ano, ito 9 divided by 2, that is 4.5x squared. Ayan, hindi na siya parehas. So, hindi na siya basta-basta magka-cancel out dito. Okay, yun. So, para yun sa non-prismatic beam, which is medyo complicated. So, anyway, meron tayong example nun. Alam ko sa last example, okay, yung last example ko, gagawin natin siyang non-prismatic. So, gagamitin natin siya ng continuity condition. And, medyo komplikado kasi ang continuity condition kung tatlong segment. Ito, tatlong segment siya. A, B, B, C, and C, D. Medyo, ano siya, mahirap siya kapag maraming-marami na. Kung marami na siyang segment. So, usually, pag non-prismatic, ang ginagawa na lang ata is parang dalawang segment. So, okay na yun. Okay, so yan. So, this is our example number 1 for chapter 6, double integration method.